Mga dadalo sa PMA Alumni Homecoming sa Baguio City, lilimitahan na ang bilang sa 30% dahil sa banta pa rin ng COVID-19. Ma-report si Freddy Rolyoda. Malilimitahan lamang sa 30% bilang ang maaaring makakadalo sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy o PMA sa Baguio City sa February 12 hanggang February 13 taong kasalukuyan. Ayon kay PMA spokesperson Major Cheryl Tindog, ang naturang approval at maximum limit ay napagkasunduan ng Interagency Task Force Baguio LGU at pamantasan ng PMA para sa naturang taunang okasyon. Ayon pa kay Tindog na magiging kakaiba ang isasagawang tradisyonal na pagtitipon sa akademiya habang ipatutupad ang hybrid concept dahil ang iba ay dadalo physically present at ang karamihan ay lalawak na lamang sa pamamagitan ng online video teleconferencing. Bahagi naman ng health protocols na ipatutupad sa loob ng akademiya, bawat attendees ay obligadong magpresenta ng medical certificate, RT-PCR negative test result at travel authority mula sa local police authority. Dagdag pa ng PMA spokesperson, nagpahayag ng makakadalo naman ang nasa 90 alumni at awardees sa naturang okasyon. Ayon naman kay PMA Chief of the Operations Section, Lieutenant Colonel Ronald Gaboy, maaring aabot sa mahigit sa 800 alumni ang makakasama sa alumni homecoming sa pamamagitan ng Zoom video online. Inayunan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang maximum percent ng mga dadalo dahil ayon sa kanya, manageable ito para masigurong may patutupad ng maayos ang tamang distansya para sa mga dadalo. Samantala, sa bisa ng memo na inaprubahan ni OCD RDRRMC Regional Director Commodore Albert Mogol, pansamantalang bubuksan ang Canon Road one-way up simula alas 6 ng umaga sa February 12 hanggang 12 midnight ng February 13 at one-way down onwards hanggang 12 midnight naman ng February 14 para magamit ng mga cavaliers o alumni na magtutungo sa PMA mula sa Baguio City. Predator Lyuda, Eagle News, we live in interesting times.